Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Kabaliwala. Noong unang panahon, may nakatirang manunulat kasama ang kanyang asawa at ang 5 taong gulang niyang anak na si Minnie. Si Minnie ay masayahing munting bata na hindi nakakaalis ng hindi dumadaldal. Napakahilig magtanong ng batang ito at wala pang isang segundo'y magtatanong ulit siya ng panibago. Kaya wala nang panahong sumagot ang kanyang magulang. Inay, bakit asul ang langit? At bakit may buntot ang mga aso at tayo'y wala? Oh, at ano po yan? Ito ay pangkuskus ng plato. Ano po yan? Ginagamit ito panghugas ng plato. Bakit? Dahil ito'y marurumi. Ngayon, maglaro ka muna ron. Hindi gaya ng ina na laging naiirita sa kanyang pagiging matanong, ikinatutuwa naman ito ng kanyang ama at laging masaya ang kwentuhan nila. Isang umaga, habang nasa kalagitnaan ng pagsusulat ang manunulat, tumakbo si Minnie sa silid niya. Itay, si Ramdayal yung tagabantay natin. Tinawag ang uwak na huwak. Wala talaga siyang alam, di ba? Bago pa maipaliwanag ng manunulat kung ano ang kaibahan ng mga lengguwaheng ginagamit ng iba't ibang tao, tumalon na naman siya sa pagtatanong ng panibagong paksa. Sabi ni Bola, may elepante raw sa mga ulap na naglalabas ng tubig galing sa ilong, kaya daw umuulan. Totoo ba yon? Saan galing ang mga bata? Minnie, mahal kong anak, makipaglaro ka muna kay Bola. Abala ko ngayon. Nang panahon na yun, tumakbo si Minnie at umupo sa may bintana kung saan natatanaw niya ang kalsada. Doon niya nakita ang kabaliwala na dumadaan sa may kalsada. Bili na kayo ng mga prutas, almonds, pistasyo, pasas. Ang kabaliwala ay isang tindero ng prutas na nagbebenta ng iba't ibang uri ng mani at prutas na nasa bitbit niyang bag. Ooh, isang kabaliwala! Isang kabaliwala! Sa pagkakataong yon, lumingon ang kabaliwala at tiningnan niya ang bata. Nang malabanan na niya ang takot, kumaripas ng takbo si Minnie sa silid ng kanyang ama at tumakbo habang pumasok naman ang kabaliwala sa pintuan nila. Ah, hindi ko matatapos ang nobela kung ito nang may katahimikan. Pumunta ang manunulat sa pinto para kausapin ang kabaliwala na nakatayo roon at nakangiti. Kumusta, Ginoo? Kumusta? Kumusta ka naman? Mabuti naman ako, Ginoo. Mabuti naman. Anong tinda meron ka ngayon? Meron ako ritong ilang almonds, pasas, ubas at pistachios. Ano po ang gusto niyo? Gusto ko ng 1 kahon ng ubas at ilang almonds na rin. Sige po, Ginoo. Salamat. Nang paalis na ang kabaliwala, siya'y nagtanong. At nasaan na po pala ang munting batang yon, Ginoo? Minnie! Nakatayo si Minnie sa likod ng haligi, malapit sa pinto, nakasilip sa kabaliwala at sa kanyang ama. O anong nangyari, anak ko? Puntahan mo ang kabaliwala. Ayoko, itay! Natatakot po ako! Huwag kang matakot, anak ko. Halika, kabastusan ang hindi mo pagkausap sa tinawag mo. Dinala niya ito kung saan nakatayo ang kabaliwala. Kumusta, munting bata? Heto, kuha ka ng 1 pasas. Tiningnan ni Minnie ang kanyang itay nang may inosenteng itsura sa kanyang muka. Sige na, kumuha ka na. Gusto mo ba, iha? Yun ang unang beses na nakita ni Minnie ang kabaliwala. Isang umaga, habang paalis na ang manunulat para magtrabaho, nakita niya si Minnie na nakaupo sa may upuan at nakikipag-usap sa kabaliwala. Ngayon lang siya nagkaroon ng mapagpasensyang tagapakinig na matiyagang nakikinig sa lahat ng sasabihin niya. At dun sa sulok ng kanyang palda, mayroon pang 1 mani at pasas. Nagawa ng kabaliwala na makuha ang tiwala ng munting bata gamit ang mga tuyong prutas. Bakit niyo yun ibinigay sa kanya? Kunin mo ito. Nag-abot ang manunulat ng 8 bariyang anas sa kabaliwala na tahimik naman itong tinanggap. Lumipas ang 1 oras nang nakauwi na ang manunulat, nakita niya ang asawa niyang tinatanong si Minnie. Ibinigay pala ng kabaliwala ang 8 bariyang ana sa munting bata. Saan mo naman ito nakuha? Bigay ito sa akin ng kabaliwala! Ay, nako! Paano mo ito nakuha sa kanya? Hindi ka dapat tumatanggap ng pera mula sa estranghero. Opo, itay!
Sa mga sumunod na araw, ang Kabaliwala at si Minnie ay naging matalik na magkaibigan. Madalas siya ritong pumunta para makipagkwentuhan kay Minnie. Madalas silang magbiruan na naging dahilan para mamangha ng gusto ang munting si Minnie. Oh, Kabaliwala! Oh, Kabaliwala! Ano bang meron dyan sa bag mo? Isang elepante! Munting bata, kailan ka pupunta sa bahay ng biyanang lalaki? Pagkarinig nito, napuno ang mukha ni Minnie ng pagkalito. Pupunta rin ba kayo roon? Ngayon, sa isang tao na gaya ng Kabaliwala, ang pagpunta sa bahay ng biyanang lalaki ay mayroon palang ibang kahulugan sa kanila. Isa itong katawagan para sa kulungan, isang lugar kung saan inaalagaan ang lahat at hindi sila gagastos. Dahil naisip ang patungkol sa mahirap at napabayaang kaanak, si Minnie ay bigla na lang mapapatawa. At ang Kabaliwala naman ay mamamangharing kagaya niya. Gayunpaman, ang ina ni Minnie ay hindi gaanong natutuwa sa pakikipag-usap ng anak niya sa matandang lalaking yun. Ilang beses ko pa bang dapat sabihin sa'yo? Ayokong nakikipag-usap siya sa estrangherong yun. Mag-iingat ka sa kanya. Ang ina ni Minnie ay matatakuting babae. At madalas niyang himukin ang manunulat na bantayan ng Kabaliwala. Oh, huwag kang masyadong mag-alala. Siya'y mabuting kaibigan sa kanya. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Ay, alam ko. Sisiguraduhin kong mabantayan ang kilos niya. Ang Kabaliwala ay madalas na nagpupunta sa bahay at naglalaan ng oras sa pakikipag-usap sa manunulat tungkol sa ilang bagay. Saan ka ba galing? Sa Kabul, tama? Opo, Ginoo. Nandito ako para maghanap buhay ng marangal. At kumita ng sapat para suportahan ang pamilya ko. Ngayon, isang beses sa isang taon, sa kalagitnaan ng Enero, ang Kabaliwala na si Raman ay umuwi para bisitahin ang kanyang pamilya. Sa panahong gaya nito, nagiging abala na ang Kabaliwala. Nangongolekta ng utang sa pagbisita sa kanyang mga suki bago siya umuwi sa kanila. Gayunpaman, nagagawa pa rin niyang isang tabi ang trabaho niya para makadalaw pa rin kay Minnie. Kumusta, Minnie? Kabaliwala! Ah, Kabaliwala! At ito nga'y nagpatuloy, habang silang dalaway patuloy na nagbibiruan, hanggang sa mauwi sa tawanan at hagik-hikan. Isang umaga, habang nakaupo ang manunulat malapit sa bintana, nakabilad sa mainit na dampi ng sinag ng araw at nagsusulat ng libro, nakarinig siya ng mga sigawan ng mga tao sa kalsada. Ha? Oh, hindi! Ang nasa labas ay ang Kabaliwala na si Raman na nahuli sa kalsada ng dalawang pulis at pinaliligiran siya ng maraming tao. Ang manunulat ay nagmadaling lumabas para malaman kung bakit ang Kabaliwala ay nahuli ng mga pulis. Yun pala ay si Kabaliwala ang nagnakaw ng pera sa bahay ng lokal na ministro. Siya'y walang sapat na pera para makauwi. Habang naririnig ang kaguluhan sa labas, tumakbo si Minnie palabas ng balkonahe kung saan nakita ang Kabaliwala at saka sumigaw. Oh, Kabaliwala! Oh, Kabaliwala! Nang makita ni Minnie na wala sa kanya ang kanyang bag, hindi niya ito matanong ng una niyang tanong. Kaya ang sabi niya, pupunta ka ba sa bahay ng biyenang lalaki? Oo, munting bata. Ganun nga. Kita mo? Sabi nang huwag kang magtiwala sa kanya. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi bumilib si Minnie sa sinagot sa kanya ng Kabaliwala. Napansin niya ang kanyang reaksyon at nagtaas siya ng kamay at sinabi, "Nakatali ang mga kamay ko." Kaya naman, ang Kabaliwala na si Raman ay nahatulan ng 25 taon sa kulungan dahil sa salang pagnanakaw. At sa paglipas ng araw, nalungkot si Minnie pero di nagtagal ay nagkaroon ulit siya ng bagong kaibigan at makalimutan na niya ang Kabaliwala. Lumipas ang mga taon at ang munting si Minnie ay hindi na isang batang babae. Lumaki siyang maganda at nakatakda na rin siyang ikasal ng gabing yun. At ang manunulat ay nakaupo sa kanyang silid, abala sa pag-aasikaso ng kasal. Ang mga tagaluto, mga taga-disenyo, at ang mga bulaklak, Maya-maya isang matangkad na lalaki ang naglakad palapit sa kanya. Siya ang Kabaliwala. Kumusta, Ginoo? Ano yun? Oh, Raman, kailan ka pa nakabalik? Nakalaya na ako sa kulungan kagabi. Pagkarinig nito, nag-alangan ang manunulat na magpatuloy ng kriminal sa ganitong mahalagang araw. Oh, akala ko ay 25 taon ang sintensya mo.
Opo, Ginoo. Pero mali ang naging bintang nila sa akin. Dahil lang sa mahirap ako at madalas bumisita sa bahay ng ministro, inakala na nilang ako ang magnanakaw. Gayunpaman, nahuli na nila ang tunay na magnanakaw at napakarami pa niyang nanakaw na gamit sa ministro. Oh, naku. Sa nga pala, napakahalaga ng araw na ito. Pwede bang bumalik ka na lang sa ibang araw? Sige, oo naman, Ginoo. Pero bago ako umalis, pwede ko bang makita ang munting bata? Gaya ng sinabi ko, napakahalaga ng araw na ito at hindi ka muna pwedeng makipagkita sa sinuman. Oh, walang problema. Pero bago ako umalis, pakiusap, pakibigay ito kay Bini. Oh, kunin mo rin ito. Napakabuti niyo, Ginoo. May anak na babae rin akong naiwan at naaalala ko siya sa tuwing magkasama kaming dalawa ni Mini. Kaya naman dinalhan ko siya ng mga prutas at mani. Hindi ko po ito ginawa para kumita ng pera. Naantig ang puso ng manunulat at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Doon napagtanto ng manunulat at ng asawa niya na hinusgahan nila si Raman base sa kanyang itsura. Nakalimutan na niya na bukod sa pagiging manunulat niya at tindero ng prutas si Raman, ay pareho lang rin silang ama. Nang mapagtanto niya ang kanyang mali, tinawag niya si Mini. Mini, halika muna rito. Merong gustong makipagkita sa'yo. Opo, itay! Naglakad siya papunta sa silid, nakasuot ng pulang sarong na hinangaan bilang babaeng ikakasal. Nagtataka siyang nakatingin sa kabaliwala dahil sa paglipas ng panahon, nakalimutan na niya ito. Pupunta ka ba sa bahay ng biyanang lalaki? At doon na naalala ni Mini na ang kabaliwala ang nakatayo sa harapan niya. Ngumiti siya at sinabi, Oh, kabaliwala! Oh, kabaliwala! Lumaki ka na nga, munting bata. Nahaalala ko sa'yo ang anak kong babae na gaya mo ay malapit na ring ikasal. Pagkarinig nito, naantig ang puso ng manunulat. Naintindihan na niya ang pakiramdam ng isang amang may anak na ikakasal. Nakisimpatya siya kay kabaliwala dahil alam na niya ang pakiramdam kapag matagal mo nang hindi nakita ang iyong anak. Heto, kunin mo ito. Bumalik ka na sa inyo at samahan mo ang iyong anak sa araw ng kasal niya. Maraming salamat sa inyo, Ginoo! Mangiyak-ngiyak ang kabaliwala habang kinukuha niya ang pera mula sa manunulat at siya'y nagpaalam na. Madalas mangyari na kapag nangungulila tayo sa ating mga minamahal, nakikita natin sila sa ibang tao at sinusubukan nating maging masaya habang humaharap tayo sa mga sitwasyon na nagpapalayo sa atin sa kanila.